Mga pare ko, welcome again to my vlog. Ngayong araw sana ay magbibigay ako ng tips kung paano pa natin mapapahaba yung buhay nitong ating motor, especially itong ating clutch. Pero naisip ko na mas magandang unahin mo natin na malaman yung purpose at yung trabaho nitong ating clutch dito sa ating motor, dahil hindi naman po lahat tayo ay nakakaalam niyan. Para na rin po sa susunod na pagkikita natin ay madali nyo na po maunawaan lahat ng sasabihin po natin. So ang purpose at trabaho nitong ating clutch dito sa ating engine ay i-transmit niya yung power na manggagaling sa internal combustion engine papunta dito sa ating mga gear at sa sprocket, at diretso na po yan sa gulong. So magkakaroon po tayo ng continuous motion. Mangyayari po, isasabog po ang air and fuel mixture dito sa ating internal combustion engine at magkikreate po yan ng downward force. Boom! So ayan o. And then dito is meron po tayong balancer at meron po tayong bulante na makakapag-create naman po ng centripetal force, at yung naman po ang magbibigay ng force sa pataas. So ayan mga pare ko. At magkakaroon na po tayo ng continuous motion. Boom, 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 boom. So iikot na po yung ating clutch at iikot na po yung ating gear at iikot na po yan hanggang sa ating downstream. So yan po yung trabaho ng ating clutch, i-transmit niya yung power na manggagaling dito. So ano mangyayari mga pare ko pag walang clutch? Pag walang clutch, tanggalin natin. Ayan na, lumiikot siya, no? Tanggalin natin. Ayun mga pare ko, huminto na siya. Ayan, kasi wala na magta-transmit ayo. Kaya hinto na po yung kanyang motion. Pag hindi ka gagamit ng clutch, ano naman ang mangyayari? Magkakaroon ka ng sudden stoppage o biglang paghinto itong inyong makina. Let's say running ang inyong engine at naka-neutral ang inyong gear at hindi siya naka-engage. Siyempre, para mapaandar mo yung motor, ay kailangan mo pasukan ng gear yan at pinasukan mo na. At hindi basta-basta papasok yan, swerte ka, biglang pumasok. So, biglang pumasok, nakahinto ang inyong gulong, nakahinto ang inyong gear, at biglang papasukan mo. Ano mangyayari mga pare ko? So, labanan yan, magkakaroon siya ng pwersa. May bibigay dyan. Hindi lang natin malaman kung sino yung pinaka-weakest part ng inyong engine na bibigay. So, biglang tag! Swerte ka mga pare ko at namatay lang ang inyong makina at hindi naman nasira ang inyong engine. At ano, mga pare ko, uulitin mo ba? At ahihintay mo pa bang may masira dyan? So, anong gagawin natin? Lalagyan po natin siya ng clutch para dahan-dahan pong pumasok, mag-engage ang ating power para hindi po siya mabigla. Hindi po mabibigla ang ating makina at hindi po mabibigla yung pagbarurot o pagsulong ng ating motor. At yung pangalawang reason kung bakit kailangan i-disengage yung clutch, yung power papunta sa gear, ay upang pumasok to at makapagpalit tayo o makapag-shift tayo ng gear. Dahil kung hindi siya madi-disengage, ang mangyayari mga pare ko, hindi nga siya papasok dahil hindi nga siya makakalusot. No? Kaskas lang po ng kaskas yan. Kung ihinto yan, yun. Papasok na po siya sa loob. So yan po yung trabaho ng ating clutch upang makapag-shift po tayo ng gear. So ayan mga pare ko, at alam na natin yung purpose at trabaho nitong ating clutch dito sa ating engine. Tara mga pare ko, para malaman natin kung ano yung masisira dito, ang gagawin natin, ito ay ating bubuksan at kakatayin at titignan natin kung anong parts dito ang maaaring masira agad. At ngayon ay katayin na natin itong ating clutch assembly at gagamit po ako ng guantes dahil may mga matatalim pong parts dito na ikasusugat po natin. So very safe ay mag-gloves po tayo. At ito na. So tanggalin muna natin itong ating pinaka-clutch niya. So natanggalan natin at mahuhugot na po natin ang ating clutch assembly. So ito na siya. At tingnan natin kung ano yung dapat nating pangalagaan dito. After natin matanggal yung lock, ay mahuhugot na natin ng bumbo itong laman loob ng ating clutch assembly. At iisa-isayin ko na lamang na makita natin yung bawat parts niya. Ang una dyan ay itong cover, yung mga pare ko. Ito parang pressure plate na rin to dahil dito kumakaskas itong clutch plate. At meron nga palang spring yan upang itulak to at lang hindi mahugot o malugalog itong pinaka-lock niya. And then ito na yung ating susunod. Ito na sigurado ang clutch plate, yung mga pare ko. At sa likod niya ay pressure plate. Dala susunod din. Ito pa yung susunod. So ito pala mga pare ko, yung nagkakaskasan sa kanyo. Ayun. Ayun. And then ito pa yung isa. Ayun. Ayun. Tugtong-dugtong. And then ito yung susunod. Ito yung pinakahuli na. Ito. So ito yung kumakaskas.
at dapat hindi siya matagal kakaskas dahil pag matagal siya umaskas ay magkakaroon siya ng mabilis na pag-upod. Ayun, mga ganun. So ito yung pinakahuli niya. Ito nga pala mga pare ko ay spring loaded. Ayun, so ito mga pare ko, yun, natanggal na. Ayun, ang ating spring. Oh. So ito yung nagbibigay ng pressure dito sa ating pressure plate. Ayan, oh. Siya yung, kumbaga, siya yung nagdidiin para magkaroon siya ng friction at itong ating plank clutch, sama na rin yung clutch at magdikit-dikit siya at umandar itong ating motor. Ayan, ganyan mga pare ko. Dahil yan dito sa ating spring na to. Pag nasa loob na to ng ating clutch assembly, ganito po ang nangyayari dito. Kung makikita nyo sa labas to, ito ay umiikot at kasabay nito yung mga ito. Ayan, oh, yung may mga ganito. Ayan, so umiikot yan at ang naiiwan ay yung dalawa na to. Ito at ito, yung walang ganito. Kung makikita nyo mga pare ko, ayan, oh. Diba, naiiwan siya. Oh. Oh. Yung dalawa. Oh. Gusto nyo, pag ito naman ang ipinaikot natin, ayan, sila lang ang umiikot to. Oh. At ang mangyari, once na nirelease mo ng inyong clutch, dahil nakapiga po yan, ay didiin na po yan sa pamamagitan po ng pagtulang ng spring dito. Yan, nakadiin na po yan at lahat po sila ay iikot na kasi magkakaroon na po siya ng friction. So lahat na po yan ay ikot. At ayan mga pare ko, at alam na natin yung pwedeng masira dito sa ating clutch. At ang pwede niyang ikasira ay ang pag-ubod ng ating clutch plate. Yan. Pag ito na upod, wala nang kakapit dito sa pressure plate at mag-i-slide na lamang siya. Kaya nga po yun ang tinatawag na sliding clutch. Ayan, mga pare, ganyan siya. Kahit na maganda yung pagkakadiinsan niya, eh wala na siyang kumakapit. Mag-i-slide na lang po siya ng mag-i-slide. Dahil itong ating clutch ay may dalawang position lang na gusto sa buhay upang hindi agad maupod. Ang una dyan ay ang galit-galit muna tayo. At dyan sa paraan na yan ay magkakaroon tayo ng hiwa-hiwalay na separation. Ayan mga pare ko. Tama nga naman kung hiwa-hiwalay kayo ay hindi kayo mauupod. Ayan, oh. Then yung pangalawa is dikit-dikit tayo. Kumbaga sama-sama tayo. Sa ganitong paraan nga naman ay walang nga naman mauupod. Dahil sabay-sabay kayong iikot at walang kaskasan na mangyayari. So ano yung nakakasira ng clutch? Yung nakakasira ng clutch mga pare ko, yung tinatawag natin na half clutch. Hindi siya bukang-buka at hindi siya dikit na dikit. So nasa pagitan siya at siya ang nagkakaskasan na ganyan mga pare ko. Yan, oh. Yan po ang nakakasira ng ating clutch. Yung tinatawag natin na half clutch. Kaya sa susunod po na video ay tatalakayan naman natin kung paano po ito maiiwasan. Tsaka hindi lang po yung mga pare ko, lalo po yung mga binibigla na ganyan yung ating clutch at yung mga ibang clutch assembly, eh may mga rebits po yun. Yun po mga pare ko, yun naman po yung dahilan ng kanyang pag-aalog. So yan po yung ating tatalakay natin sa susunod na video natin. So hanggang dito lang po yung aking video at maraming salamat po sa panonood. At ito po ay akin na pulit aasimbolin. So paalam mga pare ko, paalam.